All right. So, good evening everyone. Once again, ito po muli si Dennis Reyes at dito po sa Pet Identity Pet 101. Ang topic natin for today ay pagta-travel ng ating mga alaga kasama natin sa loob ng pampublikong sasakyan tulad ng bus, jeep, UB Express, point to point. Yan. So, but before that, paki-like po muna. Don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel and don't forget to share po para mas marami ang makinabang at makaalam po dito sa ating napakagandang topic. Alright, tulad po nung sinabi ko kanina, itong topic natin, napapanahon ngayon, February 10 po, nung pinirmahan po ng Land Transportation Franchising Regulation o yung tinatawag nating LTFRB, ang Supplemental Guidelines doon po sa nauna nang inilabas nung nakaraang taon na Circular Number 19 of 2019 na payagang makapag-travel ang mga alaga sa pampublikong sasakyan tulad ng bus, jeep, P2P o point to point and UB Express. Kaya lang po, nung nakaraan pong circular o memorandum circular ay ang bus po ang ginagamit pangkaraniwan ng mga gusto mag-travel. So, balit dun po sa nakaraang circular na yon ay nakapaloob na sa compartment lang pwede ilagay. Okay, sa compartment lang pwede ilagay yung mga alaga. Kaya naman, marami pong hindi sumang-ayon doon sa inilabas ng LTFRB noong 2019. Dahil po doon, noong December, sometimes in December, ay naglabi po sa pangunguna ng ating napaka-buti at napakasipag na Congressman Ronnie ng Probinsyano Partylist, kasama po din ng ang PAWSsion Project headed by Ms. Malou, Perez. At fortunately, nakasama po tayo, no? Si Ryan ang nandoon sa meeting na yon. At dumating din po ang ibang representative ng LTFRB upang pag-usapan kung paano po magiging beneficial itong circular na ito o itong guidelines para po sa mga pet owners na gusto mag-travel kasama kanilang mga alaga. So, doon sa pag-uusap na yon, nagkaroon po at nabuo nila kung ano yung mga dapat ipaloob, baguhin, amyendahan, at ito na nga po, inilabas po kahapon ito, Supplemental Guidelines na tinatawag na Memorandum Circular Number 3 of 2020. Okay. From the LTFRB. Kahapon lang po ito. Kaya malamang, hindi pa po ito alam ng lahat ng bus operators nationwide. Okay. Konting-konting tiis lang po at definitely kakalat po ito at hindi naman pwedeng hindi padala ng LTFRB ng sulat lahat ng bus terminal, PUG, UB Express, point to point operators, no, ng bagong nilabas na circular na ito. Dito po apat po ito. Now, ulitin po natin. Yan po nakikita nyo ngayon sa screen. Yan po yung napapaloob doon sa 2019. Okay, na memorandum circular na sabi diyan sa Tagalog ay po pwede nating isama ang mga alaga, okay? Ilagay po natin sa carrier or cage at doon po ilalagay sa designated animal compartment. Okay? So, hindi po malinaw. Kasi nung lumabas yung compartment, eh ang nasa isip ng tao, yung you know, yung compartment sa bus which is nasa ilalim, compartment na sa sasakyan which is sa likod, at para po sa jeep, hindi rin malinaw. Kaya maraming kalituhan na nangyari. At in fact, may mga pagkakataon pa na tulad na nakikita nyo ngayon, ito yung mga ilang litrato, no, ng nakita ng ilang pet advocate groups na gustong ibiyahe yung mga alaga nila na nasa loob ng compartment ng bus, which is yun naman kasi yung sinabi dun sa circular 19 of 2019. At dahil nga po dyan, binanggit ko kanina, naglabi na nga po ang ating buhating Congressman Ronnie ng Probinsyano Partylist
sa LTFRB noong December at napakabilis ng pagtugon. Napakabilis. In fact, kahapon, February, it's almost 2 months lang. Wala pa. Inilabas na po ng LTFRB itong supplemental o yung sabihin na natin, sa matmabilis na salita, yung revision, pagbabago, pagdadagdag at pagkaklaro. Kinlarify po nila kung ano yung mga dapat sundin. Okay, number one. Dito po sa bagong o sa supplemental guidelines, ito po, number one, if pets are to be loaded on a mass transportation such as PUB, PUJ, UB Express Service, and premium point-to-point o yung P2P bus services without having to compromise safety, health issues, and convenience of other passengers. Said pet animals must be put in a cage or animal carrier free from foul odor. Ibig sabihin, may tasama natin, walang problema, may tasama natin, ilagay natin sa cage yung ating alaga at dapat hindi mabaho yung alaga at yung cage upang sa ganon hindi naman makompromiso yung safety and health issue at yung convenient o konbinyente ng ibang kasabay nating pasahero. I don't think mahirap yon. Okay, hindi mahirap. Natural kung bibigyan natin ang ating alagang pets, papaliguan natin, make sure na malinis ang kanilang kulungan o yung cage, yung nakikita naman natin, yung mga plastic cage na nabibili, no? Doon natin sila ilalagay. Alright? Or yung mga normal cage parang made of metal or steel. Basta kaya mong bitbitin at hindi naman makakasira ng mga interior ng loob ng sasakyan. Okay? Or hindi naman makaka-injured ng ibang pasahero. Kung sakaling pagpasok mo, makatama. It's much better kung yung plastic na cage o yung carrier. So, yun niya, ulitin natin, pwede naman, pwede na. Basta malinis ang ating kulungan o yung cage o yung carrier at walang amoy upang sa ganon maging iga-igaya naman para sa isang kasabay nating pasahero ang pagbibiyahin nila, pati tayo kasama ang ating alaga. And then sa number 2 po, passenger owner must see to it that pets must wear animal diaper to maintain cleanliness and sanitation at all times during the journey. Okay, kung may dala tayong baby, ganun din naman siguro gusto natin gawin. Bibiyahe tayo sa malayo, papuntang malayong lugar at to make sure na convenient rin tayo at ang ating mga kasabay ng mga pasahero, lalagyan natin si baby ng diaper. So, ganun din. Yung aso, pinalalagyan lang ng diaper upang sa ganun kung ito ay gumawa ng o tinawag ng kalikasan, eh hindi naman aalingato sa loob ng aircon bus yung amoy, no? Napaka-importante rin naman nun. So, make sure na handa tayo doon at much as possible, may extra pa tayo. May extra diaper. Mabilis lang naman, di ba? Hindi mahirap yon. Ikatlo, ito yung medyo pag-uusapan pa natin ng in details mamaya. Yung dog size. Dog sizes allowed in PUBs must be from the range of small to medium-sized dogs. Those large and giant dogs shall not be allowed. List of dogs with their corresponding size is annexed hereof. Ibig sabihin, may listahan po nandito. Papakita ko po maya-maya konti kung ano yung mga listahan ng pasok sa small, medium size dogs. Actually, pag sinabi natin small dogs, any kind, alam na po natin yon kahit hindi natin ipakita yon. Mas gusto kong mag-focus mamaya at ipakita sa inyo ang listahan ng hindi allowed yung large and giant dog para hindi tayo magkaroon ng problema na magbibit-bit tayo ng malalaking aso, eh hindi pala pwede. Okay? At yung kanilang timbang, importante. Kasi, let me clarify one thing here. Pagkita nyo na po kaya kanina pa ako usap ng usap. Okay. So, let me clarify one thing here.
Meron kasing category na large and giant. Pero gusto mo siyang ibiyahe ng tuta pa lang. Baka maging problema rin, no? Kasi pag nakita ng magche-check, eh, German Shepherd, nandito sa list siya na. Nasa large dog, no? So, hindi mo pero doon papasok naman yung timbang. Ika-clarify ko sa inyo mamaya yan. Doon mo naman ipapatok sa timbang yon. Kasi nga, maliit pa naman siya. Hindi pa siya full grown to be considered as large or giant. Okay? So let's go to the, ano, to, ulitin natin, yung dog size, importante yan. Category small and medium, allowed. Large and giant, not allowed. Mamaya, babalikan natin yan. Ika-apat, place or the pet placed inside the carrier cage must be beside the passenger owner and must pay the corresponding fare in amount of the same as that of paying passenger owner per seat occupied. So, naturalmente, kung gusto mong ibiyahe kasama ang iyong alaga, eh mas magandang katabi mo, no? Ako man, gusto ko, katabi ko siya at babayaran ko yung upuan na yon. Walang problema doon. I think katanggap-tanggap din sa ating mga pets owners, pet lovers, itong ika-apat na sabi natin na regulasyon. No? Apat lang naman po yung napadagdag dito. As part of the supplemental guidelines, apat lang yung pinakita ko kanina. Okay? So, ulitin natin, kinakailangan nasa cage, walang amoy para naman sa convenient at the health issues and safety ng ibang kasabay natin pasahero. And then, diaper. Dapat naka-diaper ang ating alaga. Pasok sa laki. Ibig sabihin, hindi pwede ang large, hindi pwede XL o giant dogs. And itatabi natin at babayaran natin yung upuan. Now, ano po ba ang sinasabing small or toy dogs? Okay, as you can see, pag sinabi ng, yun nandito po mismo sa memorandum circular ito, small or toy dogs breeds are those in range of 1 to 10 kilo. Sila po yung tumitimbang lang ng 1 hanggang 10 kilo. Okay? Or 2 to 22 pounds. Yan po ang small or toy dogs. So lahat na po ng ano, lahat na po ng klase ng toy dogs, pasok na 'yan diyan. Di na po natin iisa-isahin. Napakarami po niyan. Pasok na po lahat ng small dogs and toy dogs. Yung mga poodle, shih tzu, lapsa apso. Yan, pasok po yan. Yung mga maliliit na terriers. Eh, pasok po lahat yan dyan. Dutch hound, definitely, pasok yan. Maliit na aspin, pasok po yan dyan. Okay? And yung miniature o mini schnauzer, which is katulad ng aking alagang si Pipo, definitely pwede ko natin isama sa bus. Okay? Jack Russell, kasama po yan sa mga small dogs na tinatawag. And then, and many more. Alam na po naman natin kung ano yung mga tinatawag na small and toy dogs. Basta yan ay nasa timbang din naman ng 1 kilo hanggang 10 kilos. Then, medium dogs breed, ito po naman yung pumitimbang ng 11 kilo hanggang 26 kilograms or 24 to 57 pounds. Kasama po ang aspin. Okay, pasok din dyan ang aspin. At bilang example siguro ng mga medium, pero okay, hindi naman common medium breed yung iyong alaga, pero lumampas naman siya rin sa timbang. Okay? Lumampas na rin sa timbang na nakasaad dito sa guidelines na 57 pounds, hindi mo na rin siya madadala. Ha? Okay? So, maintain natin yung ano, ha? Maintain din natin yung timbang ng ating mga medium dogs. Huwag natin, you know, bigay-bigay hanggang sa lumusong malaki. Anyway, para sa health concern na rin naman ng ating mga alaga, hindi dapat sila overweight. So, example ng mga medium dogs na naglalaro sa 27 to 57 pounds, okay? 24 to 57 pounds, sorry, or 11 to 26 kilos,
eh diyan po papasok yung mga pangkaraniwan natin dito na nakikita, yung mga American Terriers kasama po yan, and Australian Cattle Dogs medium, Australian Shepherd na medium, yung ano pa ba, mga Bull Terriers, okay, Bulldogs pasok po yan sa medium, and Chow Chow, meron pong medium size na Chow Chow pa. Okay, so tindan natin yung timbang. Dalmatian, pasok po yan sa medium size. German Pinscher, o yung mini pin, pasok po yan sa German Pinscher is different from mini pins. So German Pinscher is like Doberman, parang ganito na itsura niyan, pasok po yan. And Irish Terrier, pasok po rin yan. And then, ano pa ba? Yung mga pangkaraniwan natin dito. And, well, Saluki, pasok din. Kung meron na po rin sa Pilipinas, pasok po yan. And, ano pa ba? Spaniels, either English Cocker Spaniel, pasok po yan. And, lahat po ng klase ng Spaniel na medium size, pasok na po yan. Standard Schnauzer, pasok din po yan. Okay? Alam ko, marami nag-aalaga nyan. Now, again, yung sa medium, titimbang, titingnan po natin maigi yung timbang. Hindi sa lalampas ng 26 kilos. Pagdating po sa large, ay alam naman natin yung mga large, nandiyan po yung mga Afghan Hounds, Alaskan Malamutes, Basset Hounds, hindi po kasama yan. Belgian Malinois, hindi po kasama yan sa maisasakay natin, unfortunately. Kapag ka ito mga full grown, pero pagka mga puppies pa sila, I think pasok pa yan. Basta po yung timbang is 26 kilo and below. Okay, yung boxer na large, hindi po yan pwede. Bull Mastiff, hindi po makasama. Collies, Doberman, okay. German Shepherd, hindi po yan pwede. Giant Schnauzer, Greyhounds, hindi po natin maisasama. All kind of Retrievers, hindi po yan pwede. Rottweilers, hindi po natin maisasama yan as part of the large dogs. Ano pa ba? Spaniel na malalaki, hindi po natin. Tibetan Mastiff, hindi rin po pwede yan. Okay, now pagdating sa mga giant, ang pangkaraniwan naman po nandito sa atin, yung Great Dane, hindi po natin pwedeng isama. St. Bernard's, okay, yung mga Giant Mastiff, okay, hindi po rin natin po pwedeng isama. And the rest of other giant mountain dogs, eh, hindi po rin natin yan po pwedeng isama. Tandaan po natin, pagdating po sa breed ng aso, okay, hindi naman komut large and giant dogs ay hindi naman itasama. Kung nasa timbang pa po sila na 26 kilos and below, yung mga puppies pa lang, pwede po naman yan. May itasama pa rin. Pagka mga full grown na, hindi na talaga kaya. Ang gagawin na lang po natin para mas mabilis. Para po mas mabilis, kinakailangan yung timbang ng aso natin ay 26 kilos pababa. Medium man or small dogs or large dogs na puppies or giant puppies, I think pasok po yan, basta nasa 20 kilos ang timbang. Okay, so kailan pinirmahan ito? Kahapon po, February 10, pinirmahan po ng LTFRB. Maraming salamat. Ulitin po natin, maraming salamat po sa LTFRB sa pagbibigay at pag-approve nitong Supplemental Guidelines on the Policy Allowing Pet Animals Inside the Public Utility Vehicles. Okay, under Memorandum Circular Number 2020-003. At of course, taos-puso po tayo nagpapasalamat kay Congressman Ronnie Ong na namuna sa paglalabi at pakikiusap sa LTFRB na i-consider yung mga napag-usapan natin kanina, yung apat na pagbabago, upang sa ganun maisama natin ating mga alaga sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Maraming salamat din sa pakikipagtulungan ng PAWSsion Project, Ms. Malou Perez, and of course, sa ating very own Ryan, na nandun din during the meeting together with LTFRB. At again,
kung meron po kayong tanong, paulit-ulitin nyo lang po panoorin ito upang sa ganon ay mas maintindihan natin. Otherwise, pwede po kayong mag-message sa Facebook page natin ng Pedentity at sasagutin pa po natin kung meron pa po kayong ibang mga katanungan. May kinalaman po dito sa pag-approve ng LTFRB na makasama natin ang ating mga alaga. Pero for sure, tuloy-tuloy pa po ito. Next, ito po step by step. Next step, siguro sa pagsusunod na pag-upo natin sa LTFRB, subukan natin ilabi sa kanila na make sure na ang ating mga kasamang alaga ay merong proper anti-rabies vaccination. It is common naman. Dapat naman siguro, as responsible pet owners, tayo na mismo magkusa na pabakunahan ng anti-rabies ang ating mga alaga aso bago naman natin isama sa loob ng pang-publikong mga sasakyan. And subukan din natin ilabi na baka magamit ng ating mobile application ng Pedentity or the pet passport para po ma-proof natin na tayo ang may-ari at meron pong anti-rabies ang ating mga alaga. Hanggang dito po, huwag po natin kalimutan mag-subscribe dito po sa Pedentity Pet 101 para po nang sa ganon ay masundan nyo po yung mga importante pang topic. Marami pa po tayo mga upcoming videos and kahit po dito sa guidelines nito, tuloy-tuloy po natin itong hihimayin at i-discuss sa mga susunod na mga video. Don't forget to subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat.